ay Palawan. Special Investigator 3, Cedric Abay. Sir, magandang umaga po. Si June Fred Calabat, si Ed Habares po ito. Magandang umaga sa inyo. At magandang umaga sa inyong programa. Sir, napuputol lang ng konti. Panibagong linggo ng pag-aantabay ng ating mga kababayan. Kumusta po yung update dyan sa NBI Palawan patungkol doon sa inaantay nating DNA result, Sir Cedric? Actually, nag-aantay rin po tayo ng update from Manila kung kailan talaga may i-release itong result. Mm-hmm. So wala pa sinag-advise at as per information na nakarating sa amin is antay-antay lang raw po. At lahat kasi yung mga sinabit natin lahat ng ebidensya is in-examine nila lahat. Uh-huh. So ano po? Doon sila medyo natatagalan ng konti sa procedure kasi ang dami po noon, ang dami po nating sinabit. Kaya po doon sila medyo natatagalan ng konti. Oo, at saka kasi parang 'di ba, ang sabi, two sets of DNA examination ang gagawin. Doon sa kalansay na nakuha ninyo from Soko, and then yung kalansay, parte ng kalansay ng tao na nakuha naman ng mga residente na isinorender sa NBI, Sir Cedric. Opo. Tama po yun. Tama po kasanon yun, sir. Ayun. So, magkakaiwalay din ba yung magiging resulta nun sa tatay niya at sa kay Nanay Jeline, Sir Cedric? Ano po yun? Magkahiwalay po ba yung magiging resulta nung DNA test sa tatay at sa nanay, kay Nanay Jeline? Yun po yung naging basehan, yun po ang thesis ng DNA, yung sample na nakuha sa tatay at nanay. Mapumas ka ng mga evidence. Mm-hmm. Oh. So parang yung kalansay imamatch kay Nanay Jeline, imamatch din doon kay tatay Joel, Sir Cedric. Opo, yun nga po. Yun. Oo. So kaya sabi ko nga parang nagiging meticuloso dito yung mga expert natin. Kaya medyo natatagalan. Yun nga, dalawang set ng DNA. Tapos siguro may iba pang tinitingnan doon sa mga nakuhang sample. Sir Cedric, kaya po pang dalawang linggo na natin itong mag-aantay ngayon. Sir. Kung sakasakali po, magdadalawang linggo, pero asan po natin na big talaga na lumabas ito kasi marami nag-aabak. Actually, sinabi na rin natin at alam din na marami ang tantabay po sa resulta ng DNA. Dito nga sa delay na ito, sabi, delay. Dinidelay yan kasi nagsasabuata na yung mga otoridad dyan sa Palawan. Kasi may malaking tao na nasa likod niyan. Sir Cedric, reaction po ninyo? Tandaan po dati ng examination ginagawa sa Manila. At ang direktiba mismo ngayon is nanggagaling na sa ating director. So paano ko na-influensahan to? Yung mga kasamang June Press, tingnan natin yung motivo ng mga naninira sa NBI Palawan. Tingnan natin kung anong motibo. Kung personal ba to o may ibang motibo. Sir Cedric, minsan kasi naunahan tayo ng mga vlogger, parin ito, meron nang lumabas na inihatid na daw ni Pangulong BBM, tapos nagpakita na daw dun sa programa ni Sir Rafi, may mga kung ano-ano pa, Sir Cedric, di ba natin pwedeng... Yun na nga po, alam mo kasamang Ed, ano ba yung mga vlogger? Vlogger, after lang sa kita. Mali ang mga issue na pinabato nila o pinopost nila, wala silang pakialam basta sila makagain ng viewers at kumita. Yun lang naman yung purpose nila eh. Oo. To monetize their content. Ano? Basta nabuksan mo yun, makita sila doon. At umangat yung views, siyempre may katumbas na ano yan eh, monetization sa YouTube or sa Facebook, Sir Cedric. Ganun nga po. Kaya po, tignan din natin yung mga vloggers. Ano po taga saan? Mga hindi taga rito yan. Mga hindi taga rito na walang alam sa totoong kwento. Sinasakyan nila yung issue para kumita sila, hindi para makatulong. Para kumita. Hindi katulad dito sa mga local media natin na talagang alam mo simula't simula kung ano yung kwento. Oo.
Sir Cedric, yung PNP, may ginagawa na pong ano, yung cybercrime unit nila. Nireport na nila itong mga gumagawa ng mga fake news na ito, yung mga source ng kung ano-anong mga statement dito sa Puerto Princesa sa Palawan. Kayo sa NBI, sir, kinakalap nyo na rin ba yung mga ganyang ano? Inuugnay yung NBI at may mga negative comments keso yun nga, nakikipagsabuatan na raw kaya medyo tumatagal yung mga ganong paratang dinidiscredit pati kayo eh. Actually kasamang John Fred, may mga nakamonitor na dyan. So hindi lang natin pinapriority yan dahil gusto natin mag-focus dito sa main issue natin. So sa ngayon is may mga naka-monitor, pinapaipon natin ang ebidensya. So siguro pagkatapos nitong main issue na to, saka natin sila bibigyan ng attention. Yun. Sir, panghuli na lang. Isa pa kasing may ini-schedule yung polygraph ni Leobert at ni Jobert. May update na po ba, sir? O, may schedule tayo this week po. Hindi ko lang pwedeng i-divulge pa kung anong exact date. Okay. Pero okay. May schedule na po sila this week. Mm-hmm. So, iimbitahan po natin yung mga isasalang natin para maghanda sila. Mm-hmm. So, may ano naman, may close coordination tayo sa kanila. Nandito lang naman yung mga taong ito, sir. Opo. Oo. At mukhang parang lumabas na rin yung subpoena, no? Sa dalawa, sir, kung may info kayo? Wala ko tayong information regarding sa subpoena. Okay. Sige po. Sir Cedric, maraming salamat, ha? Kami nakaantabay talaga dito sa magiging resulta ng DNA from NBI Manila po natin.